Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamil Vision Network, ako po si John Perez Alberto, ito po ang TVNet Newsline. Ika-apat sa buwan ng Pebrero taong 2021. Sa ulo ng ating mga balita. Bicycle ordinance ng lungsod, hindi muna ipatutupad. Lokal na magsasaka sa lalawigan, hinihikayat ng NFA Oriental Mindorong magbenta sa kanila ng palay. At offline lambat bitag ng HPG, tuloy-tuloy pa rin. Sa detalye ng ating mga balita, sa pagbubukas ng Grand Terminal at pagsasaayos ng trapiko sa Bayan ng Rojas, inilalagay na sa mga itinalagang lugar, ruta at kalsada ang traffic signages bilang paghahanda sa isasagawang dry run ng experimental rerouting scheme sa nasabing bayan. Ang iba pang detalye sa report ni Jacqueline Ikal. Inilagay na ng pamahalaang bayan ng Rojas ang mga ginawang traffic signages sa itinalagang lugar, ruta at kalsada sa kanilang munisipalidad. Ito ay bilang paghahanda sa pagbubukas ng Grand Terminal at pagsasaayos ng trapiko sa naturang bayan. Inaasahan na ipatutupad ang experimental rerouting scheme sa nasabing bayan sa darating na 8 ng Pebrero. Natatakbo sa loob ng isang buwan upang malaman ang magandang dulot at hindi nito. Kung mananatili na maganda at maayos ang resulta ng naturang trial, opisyal na gagawin itong isang ordinansa ng sanggunian. Sa inaasahang pagbubukas ng Rojas Grand Terminal, naniniwala ang pamahalaang bayan na magiging centralized na ang lahat ng ruta ng mga pampublikong sasakyan sa mga kalsada. Maiiwasan na rin anila ang buhol-buhol na daloy ng trapiko at hiwalay na terminal ng mga sasakyan. Sa tulong nito, mababawasan rin anila ang dami ng sasakyan sa kabayanan at itama ang direksyon ng mga sasakyan sa bawat ruta nito. Kaugnay sa usaping ito, nagkaroon na rin ng pagpupulong ukol dito para sa mga gagawing paghahanda at hakbang sa isasagawang dry run ng nasabing proyekto. Kani-kaniyang opinyon ang ibinigay ng mga ito sa posibleng mangyari sa pagpapatupad ng halos na isang buwan na experimental rerouting scheme. Kabilang na dito ang pakikipag-ugnayan sa TOTA President upang formal na makausap at mabigyan ng kaalaman ang mga ito tungkol dito. Samantala, upang may mapaglibangan habang wala pang face-to-face classes, hindi lamang mga nanay ang napiling turuan ng mga kapulisan ng Bacoor Municipal Police Station sa paggawa ng mga basahan mula sa mga lumang damit at tela, kundi maging ang kabataan na rin, babae man o lalaki. Sa ilalim ng Project Power O o Providing Opportunity for Women Empowerment through Rag Weaving, isa sa mga best practices ng istasyon, tinuruan nila ang mga mag-aral ng Graciano Politico de la Chica Mangyan High School sa Barangay San Ignacio, Baco na gumawa ng mga basahan sa pamamagitan ng personal na pagtuturo ni Patrolwoman Rosa Magboo, Assistant PICAD personnel ng istasyon. Ayon kay Police Lieutenant Nino Acosta, Deputy Chief of Police, layunin ng Baco MPS sa ilalim ng supervision ni Police Captain Clyde Calyawen, Chief of Police, na gawing linggo-linggo ang nasabing proyekto upang mapuntahan ng lahat ng barangay gaya ng pagsasakatuparan ng iba pa nilang best practices na pawang naglalayong makatulong sa kabutihan ng lahat ng sektor sa nabanggit na bayan, lalo na ang mga katutubong Mangyan. Maraming salamat po sa mga nabulisan ng Baco, lalo na po sa mga siguro na nandito po ngayon. Salamat po sa mga polis na nagturo sa amin ng kunting bagay na nakikatulong sa aming mga bata. Kaya po, iruputulong niyo ba ang tutulong sa mga bata na magandang aral sa aming kami mga bata. Maraming salamat po sa mga kunting na nandito. Para mapalakas ang anti-drug council sa barangay level ng Bayan ng Bongabong, nagsagawa ng seminar workshop on Barangay Drug Clearing Program ang PIDEA Mimaropa sa panguna ni Regional Director Lorifel Gabales, kasama ang Regional Barangay Drug Clearing Program Team at LGU Bongabong. Sa naturang aktibidad, muling itinuro sa mga miyembro ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC sa naturang bayan ang kinakailangang hakbangin upang maideklara ang kanilang barangay na drug clear. Gayon din ang kasalukuyang sitwasyon ng bayan laban sa ilegal na droga. Tinalakay din dito ang ilang tulong o interventions ng PIDEA at LGU para sa mga drug surrenderers katulad ng mga reformation program na hatid ng Balay Silangan.
Samantala, sa naturang aktibidad, patuloy pa rin sinusulong ng naturang ahensya ang advokasya para sa patuloy na pagsugpo kontra ilegal na droga. Sa bayan ng Bongabong, base sa datos ng PIDEA Mimaropa, 23 barangay na ang nadeklarang drug clear, 11 barangay ang affected at 2 barangay naman ang unaffected. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. All right, let's get the show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Upang mas maraming pamilya ang magkaroon ng wastong kaalaman sa modern family planning method, papalakasin pa ng PopCom Mimaropa ang advokasya at proyekto para sa Philippine Population Management Program. Sinisigurado rin ang naturang tanggapan na hindi mawawalan ng stock ng mga family planning commodities sa mga health centers ngayong 2021. Ang ibang detalye sa report ni Jao Maronilla. Papalakasin ng Population Commission Mimaropa ang implementasyon ng Philippine Population Management Program o PPMP sa rehiyon para mas maraming pamilya ang magkaroon ng kaalaman at desisyon sa wastong pagpaplano ng pamilya. Ayon kay PopCom Mimaropa Regional Director Reynaldo Wong, sa pagkakaisaan niya ng bawat stakeholders at LGU para sa implementasyon ng family planning sa kabila ng kinaharap na problema noong 2020, itutuloy at mas palalakasin pa ang naturang programa ngayong 2021. Dito, target ng naturang tanggapan na maabot ang nasa 59,000 na kababaihan para sa wastong impormasyon sa modern family planning methods at nasa 14,750 na kalalakihan para sa panghikayat sa mga ito para sa decision making ng modern family planning method. Sinisigurado rin ng naturang tanggapan na hindi mawawalan ng stock para sa iba't ibang family planning commodities sa lahat ng mga health facilities upang matugunan ang pangangailangan ng bawat pamilya o mag-asawa dito. Para mas maraming mamamayan pa ang magkaroon ng wastong kaalaman para sa population development, target rin ng PopCom Mimaropa ang mahatidan ng wastong impormasyon sa adolescent sexual and reproductive health information at ibang life skills na nasa 30,000 adolescents edad 10 to 17 years old, ganun rin ang ilan sa mga indigenous people, senior citizens, persons with disability at iba pang marginalized at vulnerable groups.
Hinihikayat muli ng National Food Authority Oriental Mindoro ang mga individual at grupo ng magsasaka sa lalawigan na magbenta ng kanilang aning palay sa kanilang tanggapan ngayong papalapit na anihan ng mga palay. Binibili ito sa halagang 19 pesos kada kilo na kinakailangan tuyo at malinis. Ang balita ay hatid sa atin ni Jacqueline Ical. Sa nalalapit na anihan ng mga palay, hinihikayat muli ng National Food Authority Oriental Mindoro ang mga individual at grupo na magsasaka sa lalawigan na magbenta ng kanilang aning palay sa kanilang tanggapan. Mabibili sa halagang 19 pesos kada kilo ang bawat palay na ibebenta ng mga ito. Ayon kay NFA Oriental Mindoro Acting Branch Manager Lilibet Agua, kinakailangan aniya na tuyo at malinis ang mga palay na ibebenta sa kanila upang makuha nila ang presyong kanilang hinahangad. So bumibili kami ng 19 pesos per kilo, per kilogram ng palay. Ito ay tuyo at malinis. Mas ina-encourage namin yung mga farmers na tuyuin nila, idaan muna sa dryer or solar, yung pwedeng mechanical or solar para mas ma-enjoy nila talaga yung support price ng NFA na 19 pesos. Nanawagan naman ang opisyal sa mga lokal na magsasaka na huwag magkaigla na ipagbili ang kanilang ani sa NFA sapagkat palagi ani ang bukas ang mga warehouses at buying stations sa Calapan, Pinamalayan, Rojas at Nauhan sa pagtanggap ng mga palay sa kanilang sektor. Paalala pa rin ng NFA Oriental Mindoro sa mga ito, kung ang dadalhin at ibebenta sa kanila ay basa at hindi malinis, mababawasan anila ang presyo nito kung kaya't patuyuin anila ng maayos ito upang magkaroon ng maayos at may kalidad na bigas. Hinihikayat po namin na ang NFA po laging bukas ang mga buying stations namin sa Calapan, sa Nauhan, Pinamalayan, and Rojas na magdala kayo ng palay. Sikapin po natin na patuyuin at linisin para po mas ma-enjoy natin yung 19 pesos na support price na ibinibigay po ng ating gobyerno sa mga magsasaka. Kung dadalhin po natin siya ng hindi ganon, na hindi tuyo at hindi malinis, so nababawasan po yung presyo. So, at ito naman po ay para rin sa mga mamamayang Mindoreño na pag maganda yung ating ibinentang palay, yung quality niya, so yung bigas po, maganda rin po na mabibili. At ito po ay sa ngayon ay i-distribute namin during calamities and emergencies lang po. Yan po yung nasa rice tarification do, yung pong Republic Act 11-2. Samantala, patuloy pa rin ang pag-agapay at suporta ng NFA Oriental Mindoro sa mga magsasaka sa lalawigan upang matulungan ng mga ito na siyang isa sa mga naapektuhan matapos iputupad ang rice tarification law. Samantala, pansamantala munang tigil ang implementasyon ng City Ordinance No. 80-2020 o ang Cyclist Protection and Welfare Ordinance of the City of Calapan. Ayon kay City Mayor Arnan Panaligan, magsasagawa muna ng information campaign at isasaayos ang mga bicycle lane o mga bike-friendly zones bago ito ipatupad sa lungsod. Si Jake Viray, magbabalita. Malawak ang information campaign muna bago ipatupad. Ito ang naging pahayag ni City Mayor Arnan Panaligan matapos atasan ang PSD-TMO na pansamantalang i-hold muna ang implementation ng City Ordinance No. 80-2020 o ang Cyclist Protection and Welfare Ordinance of the City of Calapan. Nakatakda sana ipatupad na naturang ordinance sa 1 ng Pebrero taong 2021, subalit dahil sa kalituhan ng marami at kakulangan sa impormasyon, kaugnay sa nabanggit na ordinansa, minabuti muna ni Mayor Panaligan na huwag muna itong ipatupad. Totoo yun, ano? Kaya nga pina-stop ko muna sa PSD ang implementation. Sa halip ay makasagawa muna ng malawak ang information campaign. Ganun pa man, para mawalang agam-agam at mawala ng issue, pina-suspend natin ang kay Mr. Choi Bumboto implementasyon at sa halip ay sinabi natin sa kanila na magsagawa ng malawakang impormasyon na ito'y para sa kaligtasan ng biker din. So effective today, hold muna, pero katulad ng ginawa natin sa keep to the right, keep sa slow moving lane yung mga, hindi lang tricycle lang kundi pati mga four wheels na slow moving, doon sila sa kanan. So kung kaya ito'y implement, wait muna until further notice. Kasabay ng pagpapakalat ng tamang impormasyon ayon sa punong lungsod ay ang pagkakaroon ng mga bicycle lanes o mga bike-friendly zones sa lungsod.
Pamamahalaan ani ito ng City Engineering Office at sa pakikipag-ugnayan na rin sa tanggapan ng DPWH. Binigyan din ni Mayor Panaligan ng ordinansa ay hindi dagdag pasakit o pahirap sa mga Kalapeño, kundi para ani ito sa kaligtasan ng lahat. Dapat muna niyang basahin at intindihin ng maayos ang ordinansa bago batikusin o magkaroon ng negatibong pananaw dito. Pero kasi misconception ang dati ng iba pahirap daw, ano? Pahirap, burden, binabasa yung ordinansa. Wala mo nakitang mabigat dito o masama na pahirap. Para nga ito sa safety ng mga tao. Ano bang masama rito o? Ikaw ay doon lamang pinagbabag sa bike lane. Although, wala pa nga. Oh, gagawin niya ng city engineering. Kailangan gumamit ka ng hand signal pag ikaw ay magkakaliwa ka kanan. Eh, wala nang masama ron. Safety to ng biker. No? Oh, ikaw ay dapat ay may mga brake at may bicycle bell or horn. Iba safety measure din naman yan. Na merong horn or bell yung iyong bike at maayos ang brake. Oh, kailangan ay merong reflectorized na ilaw, no? or reflectorized pagkabi, highway, no? Para hindi ka mabundol. Safety na rin ito. So sabi ko, ano bang, ba't may nagagalit? Ba't nakalagay ay kailangan ay mag-exercise ka ng pag-iingat, ano? Pag ikaw ay nasa lansangan, ano masama doon? Bakit kailang magalit sa amin? Baka namang iba ka siguro, baka pinupulitik ka, o baka hindi pa nababasa, ay nagagalit agad sa amin. Hindi pa nababasa, tinuhusgahan na, sino raw nagpasa nito, sino po sila sponsor, markahan na raw yan. Pahirap daw sa tao. So, anong pahirap doon? O, may nakalagay pa, hindi dapat mag-fight kung ikaw ay under the influence of drugs or alcohol. Eh, ano masama ron? Safety ito na nagbabike at nung nasa iba pang nasa lansangan. O, bakit naman magagalit? Nakalagay, bawal mag-bike, bawal gumamit ng mobile phone o nag-text habang nagbabike. So, ano dapat ikagalit dito? Ano tataka nga ako eh. Ano dapat iba kami kakagalitan dito? Ito ang nakalagay sa ordinance. Paano naging sagawin pahirap sa taong bayan ang ordinance ito? Samantala, kabilang sa mga dapat iyakin ng mga siklista bago pumadyak sa lansangan ay kung nasa maayos sa kondisyon ng kanilang bisikleta, mayroong brake, bell or horn, water bottle at helmet. At kung abutin man ng gabi sa lansangan, kinakailangan ang karagdagang headlight, taillight at reflectors o reflectorized vest. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto kong makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Inesponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In
In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Nasa halos 30 mga sasakyan ang na-impound dahil sa mga paglabag sa batas trapiko matapos isagawa ang Regional Highway Patrol Unit ang Oplan Lambat-Litag sasakyan sa kahabaan ng Nautical Highway sa lungsod ng Kurba, Barangay Pinagsabangan 2, Nauhan at Babangonan, Victoria, umaga ng 3 ng Pebrero. Una nilang tinungo ang lugar ng kurba kasama ang mga kawani ng Land Transportation Office, Nauhan MPS at Force Multipliers upang sitahin ang mga kahinahinalang mga sasakyan at tingnan ang mga kaukulang papeles. Karamihang nasita ay mga motorcycle riders na walang suot na helmet, walang dalang lisensya o rehistro ng sasakyan o expired ang mga ito, gayon din ang overloading, hindi sumusunod sa mga health protocols at iba pa. Dahil dito, impounded ang kanilang mga dalang sasakyan. Patuloy din ang kanilang paalala sa mga sumasakay sa pampublikong sasakyan na ugaliing magsuot ng face mask at face shield at hindi eye protector dahil maaari silang magmultahin at tiketan ang driver dahil nagsasakay ito ng mga pasaherong walang suot na face shield. Samantala, sa bahagi naman ng Victoria, nasita nila mga kalintulad na paglabag ng mga motorcycle riders, pati ang mga kotseng walang plaka o mga improvised plates at marami pang iba. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Reynante Reyes, Regional Highway Patrol Chief, layunin ng kanilang lingguhang operasyon ay ang ipatupad ng mga umiiral na batas, trapiko, nasyonal at lokal. Hangad lamang anya nila na madisiplina ang mga motorista sa kalsada at huwag magalit dahil trabaho lamang ang kanilang ginagawa. Samantala, arestado ang isang lalaki ng maaktuhang nagpuputol ng puno habang isang wanted person naman ang nasa kotse rin sa bayan ng Bako, Oriental Mindoro, Camacailan. Sa ulat ng Bako MPS na pinamumunuan ni Police Captain Clyde Calyawen, isang 33-anyos na lalaki ang nahuli na nagpuputol ng puno sa barangay Tabon-Tabon. Kumpiskado ang ginamit nitong chainsaw at mga kahoy habang sasampahan naman siya ng kaso. Sa barangay Alag naman, tinatay ang 10,000 pisong halaga ng mga kahoy ang narecover ng kapulisan sa isa pang anti-illegal logging operation. Isang wanted person rin na may kasong acts of lasciviousness ang naaresto ng Bako MPS sa koordinasyon sa Calapan City Police Station. Sa bayan naman ng San Teodoro, arestado ang 2 lalaki dahil sa illegal na pangingisda gamit ang kuryente. Sa barangay Kalsapa, 3 ng Pebrero, nakuha sa 2 ang isang maliit na transformer, isang 12 volts battery, 2 rod sticks at galon na may lamang mga isda. Sasampahan ng kasong illegal fishing ang 2. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyong nais niyong iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si John Perez Alberto, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.